Narito na ang Global Daily Mirror News Alert. Nagpahayag ng pagkadismaya ang abogado ni Congressman Arnie Teves na si Attorney Ferdinand Topacio kay Justice Secretary Boying Remulla at para kay Interior Secretary Benher Abalos. Sa kanyang pahayag nitong Miyerkules, kaharap ang mga reporters, anya hindi legally correct na tawagin ang kanyang kliyente na fugitive dahil nangangahulugan nitong runaway criminal at depensa nito na ang kliyente niya ay walang nakahaing criminal case laban sa kanya. Secretary Abalos, kami po dito ay mga kapwa mo abogado, you know what that means. We are officers of the court. Sa harap ba naman itong Department of Justice, sa harap ng bandila ng Pilipinas, gagawa kami ng mga cases, accusations na maaring maka-apekto sa aming karir. So please, I do not believe at this point na meron po kayong kinalaman dito sa panggigipit na ito. Una lang sinabi ni Topacio ng SILG ay hindi dapat pinangungunahan ang murder case ni Degamo dahil anya wala naman itong legal background. So under you po ang mga kapulisan, pakitignan po itong ginagawang ito, please lang. Because justice has to be administered with an even hand and a fair eye. To all concerned, justice kay Degamo, justice din kay Congressman Teves, at justice sa lahat, lalo na yung mga maliliit na naiibig dito sa umpugan na ito. Salamat po, Secretary Abalos. God bless po at sana po tingnan nyo ito. More than the mere denial, siyempre, dinayan mga pulis. Ano? Sana tingnan nyo po ito ng maayos at sincere. Si Senator Francis Tolentino, chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, ay magsisilbing legal counsel ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang kaso sa International Criminal Court. Dahil dito, iginiit din niya na gumagana ang judicial system ng bansa kaya hindi na kailangang mag-imbestiga ang ICC sa issue ng war on drugs. Nauna nang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na disengage from any contact and communication ang Pilipinas sa International Criminal Court matapos itong tanggihan ng apela na suspindihin ang investigasyon. Sabi ng ICC Appeals Chamber noong March 27, nabigo ang Pilipinas na magbigay ng persuasive reasons upang suportahan ang kahilingan nito na suspendido ang resumption ng investigasyon. Sa pagdiriwang ng Global Day of the Landless, ngayong taon, ang mga magsasaka ay nagtungo sa Department of Agrarian Reform Central Office sa Quezon City nitong Miyerkules upang ituloy at gumawa ng seryosong follow-up sa mga ipinangakong aksyon ng ahensya sa malalaking kaso ng lupa na nakabinbin noong October ng nakaraang taong. Nagsagawa ng dialogo ang mga magsasaka mula sa iba't ibang landholdings sa buong Pilipinas kasama si DAR Undersecretary para sa Legal Affairs Napoleon Galit at DAR Undersecretary para sa Field Operations Cazel Celeste. Makalipas ang 6 na buwan, humingi ng paliwanag ang mga magsasaka sa mga opisyal ng DAR, lalo na sa kalihim ng reformang agrayo na si Conrad Estrella III. Ayon sa kilusang mangbubukid ng Pilipinas, ang mga magsasaka ay dapat tumira sa tunay na reforma sa lupa at pag-unlad sa kanayunan upang maiangat ang kanilang kalagayang pang-ekonomiya at mabago ang lokal na agrikultura tungo sa isang tumutugon sa mga pangangailangan at interes ng mamamayang Pilipino. Walang plano ang Department of Education na ibalik sa Abril at Mayo ang summer vacation ng mga estudyante sa kabila ng mainit na panahon. Sinabi ito nitong Miyerkules ng tagapagsalita nitong si Michael Poa. Binanggit ni Poa ang kanilang nakaraang pahayag na ang mga pinuno ng paaralan ay may pagpapasya na suspendihin ang mga personal na klase at agad na lumipat sa alternative delivery mode o blended learning kung ang kapaligiran ay hindi nakatutulong sa pag-aaral. Noong Martes, sinabi ni Senate Basic Education Committee Chairman Sherwin Gatchalian na panahon na para ibalik ang summer vacation ng April at May. Ginawa ni Gatchalian ang pahayag kaugnay ng insidente kamakailan sa Cabuyao City, Laguna kung saan dinala sa ospital ang mahigit 100 students sa isang surprise fire drill. Bam Bam ng GOT7, inilabas na ang unang full solo album. Kakalabas lang ng unang buong solo album na Sour and Sweet ng K-pop idol na si Bam Bam ng South Korean boy band na GOT7. Kasama sa 8-track album ang title track na may parehong pangalan. Inilabas rin ang cinematic music video na nakakuha na ng mahigit 4 milyong views. Samantala, Tony G, buntis nga ba?
Lumabas ang balitang buntis umano ang aktres at singer na si Tony Gonzaga sa kanyang pangalawang baby sa asawang direktor na si Paul Soriano. Ayon sa ulat ng Bandera, kumpirmado umano ang pagbubuntis ni Tony, ngunit sinabi rin sa ulat na ayaw itong ipaalam ng mag-asawa. Wala pang inilalabas na pahayag ang mag-asawang Tony at Paul patungkol dito. At yan ang pinakuling update dala sa inyo ng Global Daily Mirror News Alert. I-follow at mag-subscribe sa aming YouTube, Facebook at Instagram. Bisitahin din ang www.globaldailymirror.com. Ako po si Ice Martinez. Magandang araw!